magulang at sa ating mga mag-aaral. Isang pagpalang araw sa inyong lahat. Ito po si Ginoong Von Vasquez, ang inyong magiging guro sa umagang ito. Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Sana ay masabot kayong kalagayan kasama yung pamilya sa inyong tahanan. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Kindergarten Quarter 3 Week 1 o kung saan sa kabuuan ay nasa Week 21 na tayo ng panuan 2020-2021. Hayan kids! Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Alam kong handa na kayo, kaya ano pa ang hinihintay ninyo? Ha? Samahan niyo si Teacher Bon at sabay-sabay nating alamin ang mga taong tumutulong sa atin upang pagaan ang ating pamumuhay o ating pang-araw-araw na pangangailangan sa ating komunidad. Kaya kids, bago yun, narito ang ating layunin. Ayan, nakikilala kung sino-sino ang mga taong tumutulong sa ating komunidad. Ayan kids, ayan ang ating layunin sa ating aralin sa araw na ito. Kaya ang tanong ni Teacher Von, sino-sino nga ba ang mga taong tumutulong sa ating komunidad? Sige na, mag-isip na kayo mga bata. Mahusay! Ayan, at dahil dyan, ay narito ang isa o una sa mga tao na ating pag-aaralan ngayon. Ayan, narito ang larawan. Larawan ng isang magsasaka. Ayan kids, magsasaka o tinatawag din natin sa Ingles na farmer. Ayan, sila yung mga tao na kung saan ay mahalaga ang ginagampan ng tungkulin sa ating lipunan o sa ating komunidad. Ayan, dahil sila ang mga nagtatanim tulad ng palay, may mga gulay, ayan na kung saan ay ating kailangan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kung wala ang mga magsasaka, wala tayong bigas na kakainin. Kung wala sila, wala tayong gulay na uulamin. Ayan kids, sila ang mga magsasaka. Ayan, susunod na larawan mga bata ay, ayan, isang karpintero. Ayan, mga bata, ang karpintero naman ay sila yung mga tao na kung saan ay may kaalaman sa pagkukumpuni ng mga sirang upuan, sirang silya, sirang mesa at maaari din silang gumawa ng bahay. Ayan, mga bata, karpintero. Ayan, very good. Susunod naman ay ang tarang! Kilalang-kilala nyo, syempre ang isang doktor. Ayan, ang doktor mga bata, sila ay nagtratrabaho sa hospital. Kung saan, sila ay may kakayahan o may kaalaman sa paggagamot ng mga taong may sakit. Lalo na kapag may emergency, ayan, sila agad ang, ayan, tinatawag sa hospital para gamutin ang taong na aksidente or nagkaroon ng matinding pinsala or aksidente. Ayan. So, mga bata, doktor. Susunod naman ay ang tinatawag nating nurse. Ayan. Ang nurse ay ang katuwang ng doktor sa hospital. Ayan. Kapag tapos ng doktor na gamutin yung may sakit, halimbawa na disgrasya, ayan, yung doktor yung gagamot dun sa may sakit. At pagkatapos, ang nurse naman ang titingin or siya yung mag-aalaga doon sa pasyente. Siya yung mag-titingin-tingin kung kumusta na yung kalagayan ng pasyente at siya yung magtasabi doon sa doktor kung kumusta na ang kalagayan ng pasyente pagkatapos gamutin ng doktor. Ayan, kaya ang doktor at nurse ay magkatambal or ayan, sila yung laging magkasama. Ayan, at dahil ngayon nga, uso yung pandemya or nasa pandemya pa tayo ngayon. Diba? So sila yung mga tinatawag nating frontliners. And dahil sila yung unang humaharap sa mga taong nakakaramdam ng
sakit, lalo na kung may sintomas ng COVID-19. Ayan, sila yung unang tumitingin ko sa pasyente, kaya sila ay tinatawag na frontliners o kaya din tatawag natin sila heroes. Ayan, so class, heroes. Ayan, susunod naman ay syempre ang ayan, panadero or tinatawag sa English na baker. Ayan, o sino dito sa inyo ang mahilig kumain ng pandesal? Ayan, very good. Ayan, yung panadero class, sila yung mga gumagawa ng pandesal o masasarap na tinapay na ating nabibili sa bakery. Ayan. Ayan, class ha, tingnan na mabuti. Baker or panadero. Ayan. Susunod naman ay ayan, police. Ayan, o class, ang police din ay isang frontliner. Ayan, dahil ang police, sila yung mga tumutulong sa atin upang bantayan ang ating kapaligiran, ng ating bayanan na maging ligtas at payapa palagi. Ayan, yan ang tungkulin ng police, ang magbantay at maghuli ng krimen. Ayan, sila ay pupunta rin or mapasok sa natawag nating police station. Ayan, mga bata, ang nasa larawan ay isang police. Ayan, susunod naman ay ang tinatawag nating vendor. Ayan, or tagapagtinda or tindera or tindero ng mga ayan, paninda sa palengke or kaya sa grocery. Ayan, kung wala ang tindera, tindero, ayan, wala tayong mabibilhan or walang mag-assist sa atin or magbibigay sa atin ng ating mga bibilhin. Ayan, lalo na sa palengke. Ayan, kung walang tindero, tindera, hindi rin bibenta yung mga pananim or mga ani ng ating mga magsasaka. Ayan, kaya malaki din ang tungkulin ng tindera or tindero or vendor sa ating lipunan. Mga bata, nasa larawan ay natawag na vendor or tendero or tendera. Ayan, mahusay mga bata. At syempre, ang susunod naman ay ang tinatawag nating driver or chuber. Ayan. O diba class, kapag pupuntahan tayo, tayo ay sumasakay sa ayan, jeepney. O yun, yung walang mga sasakyan. Ayan, syempre kapag para makapunta tayo sa lugar na gusto natin mapuntahan, tayo ay sumasakay sa jeep. At syempre kung walang driver, hindi makakatakbo ang sasakyan. Kaya mahalaga din ang kampanin o tungkulin ng isang driver sa ating pamayanan. Ayan, susunod naman ay traffic enforcer. Ayan, ayan mga bata, alam kong familiar kayo sa traffic enforcer. Dahil kapag tatawid tayo sa kalsada, lalo na kung papasok tayo ng school, ayan, di ba, tatawid tayo sa pedestrian lane, ayan, merong mag-assist sa atin na traffic enforcer, pwede rin barangay tanod, ayan, kung siya yung nakatalaga doon, upang tayo ay gabayan sa ating pagtawid sa kalsada, upang maiwasan ang diskrasya. Ayan, kids, malaga din ang itutulong or ambag ng mga traffic enforcer o kaya naman barangay tanod sa ating lipunan. Ayan, susunod naman ay pilot or piloto. Ayan, saan ba or ano nga ba ang pinapatakbo or pinapalipad ng isang piloto? Sige nga mga bata, sagutin nyo nga. Ayan, mahusay kids. Ayan, ibig sabihin, alam na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng isang piloto. Ayan, isang piloto ay siya yung nagpapatakbo o nagpapalipad ng isang aeroplano at saka helicopter. Ayan, kung walang piloto, hindi makakalipad ang mga sasakyan pa pagpapalipad sila ng airplane, aeroplano o helicopter. Kaya class, ayan, malaya din ang kampanin ng isang piloto o pilot. Ayan, kung sino sa inyo ito gusto maging piloto? Ayan, alam kong meron sa inyo gusto maging pilot dyan. And then alam ko, yung sayang sa magandang trabaho na magiging gusto nyo rin sa inyong paglaki. Ayan. Susunod naman kids ay ang
chef. Ayan, ang chef ay chef na pagluto ng masasarap na pagkain na ating natitikman sa mga restaurant. Ayan, o kung sa natawag nating kalendaryo naman ay tagapagluto. Pero kung sa mga restaurant, tinatawag silang chef. Ayan, so yung tagapaghanda o tagapagluto ng mga pagkain na ating in-order or binibili. Ayan, kaya malaki din ang kailangan ng panit or trabaho sa ating pamayanan or komunidad. Ayan, syempre, susunod ay ang tinatawag nating anong tawag sa kanila? Very good! Ayan, ang tawag sa kanila ay firemen or mga bumbero. Ayan, sila naman yung may patungkulan sa pag-aapula ng sunog. O kids, ha? Mag-ingat. Huwag masyadong huwag maglaro ng apoy, ng posporo, ng lighter at yung gasol. Huwag bubuksan-buksan na. Dapat si mama, si papa lang, o kaya nakakatandang kasama nyo sa inyong tahanan, ang pwedeng, ayan, gumamit ng apoy. Huwag kayong magkikaalam para maiwasan natin ang sunog. Ayan, ulitin sila ang nag-aapulan ng sunog. Kaya sila din ay matuturing natin na isang bayani dahil class mahirap ang sumuong sa apoy. At syempre kids, ang susunod ay ang guro or teacher. Ayan, so alam ko naman, alam nyo naman din kung ano ang trabaho, responsibilidad o tungkulin ng isang teacher or guro tulad ni Teacher Bon. Ayan, nagtuturo sa inyo ng mabuti para kayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan, magtuto ng mga lesson at magandang asal. Ayan, kaya ang isang guro ay napakahalaga sa ating komunidad or lipunan. At syempre kids, mayroon pang isa, ang dentist or dentista. Ayan, class, sila naman yung mga, ayan, may kaalaman sa pag-aalaga sa ating mga ngipin. Ayan, sila yung nag-check up ng mga ngipin, nagbubunot ng ngipin at, ayan, nag-aayosin sila ng mga sirang ngipin. Ayan, kaya kung ikaw ay masakit ang ngipin at, ayan na, sira ang ngipin, pumunta na sa pinakamalapit na dental clinic at hanapin ang dentista. Okay, class, sunod ay ang tinatawag natin street sweepers. Ayan, or sila yung tagapagwalis or tagapaglinis sa ating mga lansangan. Ayan, kung wala sila, hindi magiging manatiling malinis ang ating mga kalsada at ang ating mga kapaligiran. Kaya, bigyan natin pagmamahal at pagpapahalaga ang mga street sweepers or tagapagwalis or tagapaglinis ng ating mga lansangan. Ayan, at kids, ang susunod ay ayan, sila yung mga tinatawag na garbage man collector. Ayan, or tagakuha ng mga basura. Ayan, sila din ay malaki ang tungkulin na ginagampanan sa ating lipunan. Ayan, dahil kung wala sila, ayan, maaaring mabulok ang ating mga basura sa ating mga tahanan. Ayan, maaaring hindi natin natapon dahil malayo yung tapunan. Pero sa tulong nila, ayan, paglabas mo na ng bahay sa kalsada, lalo na kapag nasa city ka, ayan, nasa syudad, ayan, ligay mo lang na sa tamang lagayan na kung saan doon nila kukunin gamit ang malaking truck, o mas mapadali yung pagtapon ng ating mga basura. Kaya, bigyan natin ng pagbabahalaga at pagmamahal ang mga tao na taga-kolekta ng mga basura. Ayan, class. So, yan ay ilan lamang sa mga tao na nakakatulong sa atin o malaking natutulong sa ating lipunan o sa ating komunidad. Kaya, lagi nating tandaan at lagi yung tandaan na ang bawat isa sa kanila ay mahalaga ang tungkulin upang mapadali ang ating mga gawain or pumumuhay sa ating lipunan. Kaya class, dahil dyan, alam ko namang nakinig kayo sa akin at may natutunan kayo ngayong araw na ito. Kaya, narito ang inyong gawain. Ayan! Maghanap ng lumang dyaryo, magazine,
gumupit ng mga larawan ng mga tao or community helpers, ayan, tulad din ng bagong teacher mo na pinag-aralan natin ngayon, at idikit ito sa isang malinis na bond paper. Ayan, class, ulitin ko ha, community helpers o yung mga taong tumutulong sa ating lingkungan. Tulad ng teacher, doctor, dentist, farmers, ayan, pilot, driver, street sweeper, garbage collector, lawyer, chef, baker, ayan. At idikit ito sa malinis na papel. Huwag kakalimutan, syempre, magpatulong sa inyong mga magulang o tagapag-alaga sa inyong mga tahanan. Ayan. Muli, ito si Teacher Von na laging nagsasabing maging handa at maging masaya sa oras ng klase. Paalam at mag-ingat kayo palagi.